Ayan oh. Sana magtutuloy-tuloy yan. Ang daming langgam dito. Nilalanggam yung ating pipino. Sana hindi masisira yung bulaklak na siya nagproproduce ng bunga. Ayan oh, ito pa. What's up mga ka-greeners? Welcome sa panibagong routine na ating gagawin. Alam nyo naman na kapag balag o trellis ang pag-uusapan ay of course nangangailangan yan ng haligi. Kaya hito tayo naghahakot ng kahoy para lagariin gawing poste. Sa ganitong oras ko talaga gustong magtrabaho mga ka-greeners dahil tanging asot, pusa, manok at ibon ang mga tunog na maririnig mo. At ayan, napasayaw tayo dahil sa bigat ng ating dala. Good morning mga ka-greeners. Today is another day to be thankful with. Nandito tayo sa ating munting garden dahil napag-isip-isip ko na itong ating pipino ay kawawa dahil ito lang yung ating nagawang gagapangan niya. So napag-isipan natin na gagawan siya ng extension para makapag-produce ng mas magandang bunga o di kaya'y hindi siya mahirapan na kakapit dahil parang nag-aagawan sila sa mga gagapangan. So gagawan natin sila ng extension para naman blasi o magkaroon sila ng magandang sanga na siyang nakatulong para makapag-produce sila ng magandang bunga. At in this moment mga ka-greeners, may makikita na tayong konting bunga ng ating pipino. Ayan, makikita nyo ito. Ayan oh. Sana magtutuloy-tuloy yan. Ang daming langgam dito. Nilalanggam yung ating pipino. Sana hindi masisira yung bulaklak na siya nagproproduce ng bunga. Ayan o, ito pa. So, kita nyo naman yung ating pipino. Diba, kawawa siya dahil madami siyang sanga. Pero hirap silang gagapang dahil ito lang yung kanilang gagapangan. Ang ating ubas. Tingnan nyo, wala ng bunga. Nagtataka ako kung bakit nawala. Yun pala ay kinain ng ibon at saka bumagsak. Tuloy-tuloy na tayo dito mga ka-greeners. Pero bago ko sisimulan ang paghukay para sa ating poste, ay ililipat muna natin itong ating lemon dahil nakaharang siya sa ating gagawing poste. Dahil sa nakaharang yung dahon ng ating gabi, kaya ayan, tinitrim ko para di tayo mahirapan sa paghuhukay. Ayan.
talaga mawawala ang bato para sa ating poste. Alam nyo naman, laking tulong yan sa pagiging matibay sa ating ginawang poste. Ito ang ating gagamitin. Ito yung dulong ng basket. So, tawag dito sa amin ay bukag. Kapag ganitong gawain, mahirap kapag nag-iisa ka lang dahil walang hahawak. Pero ayos lang dahil sanay naman tayo dyan. Diba mga ka-greeners? Yan ang kagandahan kapag may bulsa ang iyong isinusuot dahil may mapaglalagyan. Damay-damay na ito mga ka-greeners. Dahil wala akong makitang stick, kaya kawawang bayabas na damay. Buti na lang, may puno ng bayabas dito. Kaya ayan, sinimulan ko na ang paglalagay ng mga stick.
Ayan, with cap na tayo niyan. Dahil masakit na ang init. Di na nakayanan sa manipis kong buhok. Ang resulta kapag naiinitan. Ayan. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Kung ikaw na nanonood ngayon at hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na ibabahagi ko. Thank you for watching. God bless and bye-bye!